Hi guys, good morning. Magre-react lang ako dito sa sinasabi ni Vice President Lenny Robredo. Kasi parang may mali. Parang may mali sa sinasabi niya. Ito. Nag-video kasi siya regarding kay Laila Dilima, di ba? Ito si Pork Barrel Queen. Ang sabi niya dito, pakinggan natin. Pakinggan natin yung sinabi ni Vice President Lenny Robredo about kay Senatora Laila Dilima, yung Pork Barrel Queen natin, di ba? Parang nakaka-insulto lang na pinagtatanggol nila yung mga mali. Isang libong araw na ang nakalilipas mula nang ikulong ang isang senador ng ating malayang republika dahil sa mga paratang na walang basehan, mga gawa-gawang testimonya at pawang pamumulitika. Isang libong araw nang ipinagkakait kay Senator Laila Dilima at sa ating bansa ang katarungan. Napakahaba ng panahong ito na sana ay mas nagugol niya sa paglilingkod sa ating mga kababayan bilang isang mahusay na mambabatas at sa piling ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Isang mahusay na mambabatas, si Senatora Laila Dilima. Natutulog ka ba, Vice President Lenny Robredo? Hindi mo ba alam kung ano yung ginawa ni Laila Dilima para sabihin mo mabuti siyang tao, pabuti siyang senadora? Ilan ba ang nanakaw niya, mga pusher? Hindi mo ba yun na malayang republika dahil sa mga paratang na walang basehan. Paano walang basehan? Makukulong ba siya kung walang basehan? Isang libong araw nang ipinagkakait kay Senator Laila Dilima at sa ating bansa. Alam mo, Vice President, yung binabasa mo, sino kaya ang sumusulat niyan? Alam mo, napapahamak ka, lalo ka nagiging mukhang tanga sa sa mata ng lahat, kasi yung mga sinasabi mo at binabasa mo, baka hindi mo muna ni-review bago mo basahin. Ipinagtatanggol mo si Dilima, Pork Barrel Queen, matinding pusher. Ano ka ba? Gumising ka nga sa katotohanan. Stand with yourself, hindi dun sa mga kasama mo na nag-uutos lang sa'yo. May sarili kang utak kaya. Gamitin mo kaya yon. Hindi yung puro pagbabasa ng script lang. Kasi napapasama ka, hindi mo ba naiisip na sa mga ginagawa mo, kung pinapagawa man sa'yo yan, nakakasama sa'yo, di ba? Imbis na ang ganda ng image mo bilang Vice President dahil sa pagsunod mo sa kanila, ang pangit ng image mo eh, di ba? Iya at mga mahal sa buhay. Sa simula pa lang, ay mariin na natin kinondena ang pag-aresto kay Senator Laila. At hindi tayo wala kang pumigil doon hanggang hindi natin nakakamtan ang hustisya. Patuloy tayong titindig kasama si Senator Laila na walang ibang ginawa kundi manindigan para sa karapatan ng mga mamamayan. Lalong-lalo. At saka bakit yung parating binabanggit na laban ng buong bansa, laban ng mga tao? Sana man lang tinanong yung mga tao kung anong sa palagay nila, no, kung talagang laban nga ba nila. Ano ba yan, Vice President? Kaya sinasabi sa'yo ng mga tao, tanga ka eh. Kasi ginagawa kang puppet ng mga tao sa iyo, ginagamit ka nila. Sana magising ka doon. Ginagamit ka nila para basahin mo lang yung script na yan. Oh, tignan mo yun sa message dito, puro angry, puro tawa. Lalo na kung mismo ang mga nasa kapangyarihan na ang lumalapas tangan. Sa kabila ng tahasang pagtapak sa kanya mga karapatan, anong karapatan ang sinasabi mo? Tuwan-tuwa pa nga sa loob ng kulungan yun eh. Sigasig at lakas ng loob ni Senator Laila.
Yes, matapang, masigasig, at saka matibay ang loob. Kasi may mga taong katulad nyo na kumakampi sa kanya. Pero kung walang kakampi sa kanya, at sabihin talagang mali siya, dahil talagang mali siya, hindi lalakas ang loob niya. Malakas loob niya kasi marami siyang pera eh, dahil sa pork barrel, di ba? Kahit na nasa loob ng kulungan, patuloy niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Patuloy niyang ginagampanan ng tungkulin. Ibig sabihin, nasa loob na siya ng kulungan, kumukurakot pa yan. Pustahat tayo, nagbebenta pa ng shabuyan. At nagpapahayag ng kanyang mga opinyon at saloobin sa pinakamahalagang usapin ng ating bayan. Sa panahong ito kung kailan tila napakaraming banta sa ating kalayaan at demokrasya, si Senator Walang nagbabanta sa ating kalayaan at demokrasya. Kayo lang nagpapasikip ng mundo nyo kasi kinakampihan nyo yung mga taong mali. May ginagawang masama, di ba? Pero pag yung maliit na tao ang gagawa niyan, kulong ka na, bitay ka pa, di ba? Pag yung mga tao na gumawa ng masama, nagnakaw lang yan sa kalye, ilang taon na makukulong, samantalang yung mga mambabatas na yan, na mga nakulong, na nakawan na, nakakulong na nga sila, may trabaho pa sila. Di ba? Paglabas pa nila ng kulungan, mas may trabaho pa sila. Saan ka nakakita nakakulong, may trabaho pa? Sana lahat ganun, di ba? Yung mga nakakulong dyan na simpleng tao lang, dapat may trabaho na din. Para may silbi naman sila sa mamamayan. Eh yan nga, nakakulong na eh. Binibigyan yun pa ng trabaho. Di ba? Kaya tuloy, mas gusto nila makulong. Eh pucha, nakaupo lang sila doon, nakahiga lang sila doon. Sumasahod sila sa pamahalaan. Bakit pinapasahod pa yung mga ganyang tao? Kanino ba galing yung pera? Di ba sa ano, sa bayan ng Pilipino? Ang nilulustay na pera nyo ay galing sa lahat ng mamamayang Pilipino. Sir Laila ang nagsisilbing inspirasyon upang patuloy nating ipaglaban ang tama at mabuti. Anong pinaglalaban natin tama at mabuti kung siya lalaya? Diyos ko, parang ABS lang to eh. Natin na sana ay huwag siyang iwanan sa labang ito. Na huwag tayong masanay sa harap. Alam mo, Vice President, napapansin lang ng lahat, napapansin ko lang din, lahat ng ginagawang mabuti ng pamahalaan, ano ka, hadlang. Kumbaga, pupunta sila ng kanan, ikaw ayaw mong kumanan, gusto mo kumaliwa. Ganon. Bakit? Bakit? Bakit ganon? Bakit kailangan mo ng ganon? Ganong sistema? Bakit kailangan mo ng ganong sistema? Diba? Bakit kailangan mong kumaliwa sa mga sasabihin nila? Bakit hindi ka sumama sa kanila? Para hindi ka naman nagmumukhang tanga kasi nagmumukha kang tanga eh. Nagmumukha kang tanga sa kanila. 'Di ba? Kasi iba yung saloobin mo, iba yung gusto mo mangyari sa nangyayari sa bansa, 'di ba? Parang isa sa pinakamalaking dagok sa karapatang pantao at sistema ng hustisya sa ating bansa. 1,000 araw na ang nakalilipas, ngunit mas lalo lang lalakas ang ating panawagan hanggang marinig ng mga nagbibingi-bingihan na ibasura ang gawa-gawang kaso laban kay Senator Laila at palayain siya sa lalong madaling panahon. Senatora, papalayain. Pork Barrel Queen, papalayain. Vice President, maghilamos ka muna kaya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagmumukhang tanga ka na naman sa lahat. Kayo ba? Dapat bang palayain ang isang senadora na yumaman dahil sa pork barrel? Dahil sa mga nagsasabu? 'Di ba? Tama ba 'yung sinasabi ni Vice President Lenny Robredo? 'Di ba? Hindi ako nag-aral ng law. Pero according sa mga napanood at nakita ko,
simula nung kinasuhan siya, talagang mali. Mali yung ginawa niya. So, dapat lang siya makulong. Malamang to, malalaya to pag nawala si si Digong, si Tatay Digong, 'di ba? Pag nawala ito, malamang lalaya tong si. Tignan natin yung mga komentos ng mga tao, ah. Kasi talagang nakaka-offend. Under Digong justice system, ang mga kriminal ay ginagawa ng testigo para makulong ang member ng oposisyon. Mas masahol pa sa martial law ni Marcos. Ano sinasabi mo? The best thing even happened the war of drugs was the imprisonment of Dilima, who abused her power and authority to protect drug lords for personal gain according to the case filed against her with the SE affirm her warrant of arrest. Lawyer ka, but pilit yung inuunahan ang hukumang hatol. If she's really innocent, defend herself sa court, hindi ikaw o iba ang hatol. Patunayan niya if she's innocent. If not, dapat pagdusahan niya. Magawa siya, she's prosecuted, not persecuted. Pinababango ang taong akusado para makasuhan kayo. Makakuha kayo ng simpatsya. Kaya lang di na-effect ang mga sa mga Pinoy because they have already learned their lesson from the past. Tama. Ilabas ulit ang scandal video para malaman ang katotohanan. Madam Lenny, hindi mo po ba mapanood yung viral video ni Dilima? Yung kumakanta na sa Bilibid, yung nag-ala Katrina Halili siya? Huwag mo namang masyadong patunayan na pagiging walang alam mo. Magaling ka lang magbasa ng mga sinulat at ginawa mong kodigo ng mga nakapaligid sa'yo. Gumagawa ka lang ng tags, hindi mo kasing bobo mga tao ngayon. Totoo! Huwag na palayain yan. Isama si Lenny, walang basihan, nek-nek mo, unahin yung drugs, hindi yan political prisoner. Ano? Dapat nga dyan, bitay pa. Kung magsalita ka, ma'am, traitor ka, bakit gusto mong mapalaya? Para may katulong ka sa pagiging presidente? Ang liwanag ng sinabi sa iyo ni Tatay Digong, huwag kang komanditadong president, wala kang alam. Tunay, kasi alam mo, yung mga binabasa mo na yan na binibigay sa'yo, nakakahiya. Magkamali ata ang pagsabi sa VP at pagsabi ni VP Lenny. Pagliling daw ng mga kababayan, si Dilima baka paglilingkod ng mga drug lord ko. Paglilingkod pala yan. Kulang pa yan sa daming bahay sinira dahil sa pagkamping niya sa droga. Tunay! Tama, Madam Lenny, ang sinabi mo na huwag magbulag-bulag at magbingi-bingihan na si Laila Dilima ay totoong involved sa droga. Huwag mong i-brainwash ang mga tao dahil wala na ng maraming Pilipino. Tama. Ano? Dahil alam na ng maraming Pilipino na you are traitor in your own country, dagdag pa yan na ikaw ay tunay na partido ng mga dilawan sa Pilipinas. Kaya, yun lang yung iba. Maraming message. Kaya, Vice President Lenny Robredo, huwag mo naman linlangin o huwag mong itatak sa isip mo kasi mismong ikaw, niloloko mo sarili mo eh. Niloloko mo na tama yung mga pinaglalaban mo, yung mga pinababasa sa'yo. Nagiging mukhang tanga ka po sa lahat ng mga Pilipino. Kaya tama na yung ginagawa mo kung gusto mo may bumoto pa sa'yo sa susunod. Sayang yung pagkababae mo, sayang yung pagkaabogado mo,
sayang yung pagkapanalo mo ng Vice President. Dinaya nyo man yan o hindi, wala po kaming pakialam. Ang amin lang, dun tayo sa maayos, no? Natakbo ng mundo, ng Pilipinas. Hindi yung, ano, yung mga mali ang inaano natin. Mali, yung mali kasi yung kinakampihan natin, huwag ganun. Diba? Dapat yung mabuti yung kinakampihan natin. Kasi nagmumukha kang tanga eh. Diba? Sabi nga ni President Digong sa'yo, huwag kang tumakbong presidente kasi wala kang alam. Siguro kung ikaw ang nanalo na president, malala po. Sayang. Sayang, sayang. Kaya, sana lang, maging maayos yung, ano mo, yung pagiging vice president mo. Hanggat maaga pa, may 2 years ka pa na itama lahat ng mali mo para hindi ka magsisibandang huli. Kasi yung mga gumagawa ng script mo, Vice President, yan ang magpapalubog sa'yo. Diba? Kaya, sana, habang maaga pa at gusto mo talagang tumukbo sa susunod at hindi mapariwara ang buhay mo, tigilan mo na yan. No? Ayun lang. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye.